Sa mukha pa lang ni Jordan Poole, alam mo na na hindi niya nga nagustuhan ang tawag sa kanya ng referee. Carry violation ang tinawag or discontinued dribble ang tinawag dito sa ginawa ni JP na sinang-ayunan naman ng mga Warriors announcer. Tama naman daw yung tawag sa kanya. Pero ang problema nga lang dito mga idol ay mga nakaraang games. Noong nakaraang season pa nga ay ginagawa na ito ni Jordan Poole pero hindi naman siya natatawagan. Ngayong season ay ilang beses na nga rin siya mga idol na nagkaroon ng carry violation pero walang tawag doon ang mga referee. Ngayon nga lang game na ito mga idol ay talaga namang parang naghigpit nga daw ang NBA. Kaya naman nagtataka ang mga player na natawagan ng ganito. Isa ito si Jordan Poole, ang ganda natin yung itsura niya. Tapos ngayon din ay nabiktima rin si Chris Paul ng carry violation na technical pa nga mga idol sa pagrereklamo. So tingnan nga natin kung magiging consistent nga ba ang mga carry violation calls ng referee or sa game nga lang na ito. Next, balita naman natin mga idol, abay pagkabilis-bilis yata na humanap ng team ng Brooklyn Nets ng replacement coach nila. Sabi ni Adrian Wojnarowski na may expectation nga daw that a deal could be finalized as soon as tomorrow na magiging etong si Coach Ime Udoka ang magiging bagong head coach ng team ng Brooklyn Nets. Udoka could be in place and maybe is on the bench as soon as this weekend. Inaasahan niya mga idol na si Coach Ime ang papalit, which is talaga namang napakalaking tulong sa team ng Brooklyn. Nakita natin mga idol nung ginawa niya sa first year niya bilang ang Celtics head coach, dinala agad sa NBA Finals. At halos identical nga rin yung kanilang sitwasyon. Diba nung umpisa ng season last year ay talagang sobrang struggle ang team ng Celtics. Tapos ngayon mga idol, eto namang Brooklyn Nets. At ngayong inaasahan nga na itong si Coach Ime ang papalit kay Nash, ay tingnan nga natin kung gagana ba muli ang powers, ang magic na ito nga ni Coach Ime Udoka sa team naman ng Brooklyn Nets na Irving at Kevin Durant. At para na nga sa ating panghuling balita, ay pag-usapan nga natin ang napakagandang balita ni Russell Westbrook sa team ng Los Angeles Lakers. Tanggap na yata Nedon Westbrook ang kanyang role bilang sixth man ng Lakers. Ngayon nga after practice nila ay sinabi niya na beneficial nga daw yung kanyang bagong role sa team ng Lakers at talaga naman daw na ready siya na gawin ang lahat para nga makatulong sa pagkapanalo nila. Points, assists, rebounds, lahat daw yan ay kanyang gagawin para nga matulungan ng Lakers na manalo. At yan nga ay talaga namang masarap na pakinggan para sa mga Lakers fans. Nakita na nila mismo kung gano'ng kaganda ang epekto kapag si Russell Westbrook ay six man nila or off the bench. Tapos ngayong maririnig pa nila na itong si Westbrook ay 100% committed na yata at mukhang tanggap na nga ang kanyang bagong role sa team ng Lakers ay talaga namang mapapangiti ang maraming Lakers fans. Kayo ba mga idol, ano bang opinion nyo dito sa payag ni Westbrook na tanggap niya na nga ang pagiging six man ng Lakers?